Magandang araw mga karespeto. Dito tayo ngayon sa Freedom Park dito sa Cabanatuan City. Ito ay matatagpuan mga karespeto sa pagitan ng Burgos Avenue at Del Pilar Street dito sa Cabanatuan. Dito din ay nasa harap ng Old Capitol ng Nueva Ecija. Bagong renovate lang to mga karespeto at first time ko ulit makapunta dito. Mula 1 year ago siguro. Hindi binigyan. Last ako makadalaw dito hindi. Sa park. No. Sobrang laki ng pinagbago ng Freedom Park ngayon. Kumpara mo noon, maraming nabago. At ang kagandahan dito pinanatili pa rin nila yung mga puno dito ng akasya. Pagpasok ko pa lang dito mga karespeto, may mga nagja-jogging na. Tapos may mga bikers na ginagawa nila itong pahingahan. Tapos may mga magkasintahan na dito nagde-date. So, tara mga respeto at ikutin natin tong lugar na to. Tingnan natin kung gaano ang naging improvement ng proyekto ng pamahalaan ng Kabanatuan. Okay. Pansin ko lang mga respeto, ang daming ibon dito. Kasi magkakatabi yung mga puno, so dito sila siguro tumatambay pag ganitong oras. Malamig kasi dito, kaya masarap ditong tumambay tapos pumasyal. Natatandaan ko pa mga karespeto na mayroong monumento dito si Antonio Luna sa Freedom Park kasi dito mismo sa Kabanatuan siya pinatay. Malapit lang dito mga karespeto, doon yun sa Katedral San Nicolas de Tolentino. Punta tayo doon sa mismong monumento ni Antonio Luna. Lakad lang tayo ng konti mga karespeto at yung diretso na to tutumbukin na natin yung monumento niya. Marami pa lang mga nagkikinda rito sa paligid ng Freedom Park. Are you hungry? Mga iba-ibang mga pagkain. Ano pang ginagawa niyo rito? So kapag umikot pala kayo dito, hindi kayo magugutom, pwede kayong kumain dito. So tawid lang tayo dito mga respeto sa kalsada. Sa kabila nito, ito na pala yung monumento ni Antonio Luna. Check natin mga respeto. Ganda oh, meron pang dalawang babae dito sa baba. Tapos ayun sa taas si Antonio Luna. So pinaganda nila to mga karespeto. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Halos hindi ko na mabasa mga karespeto. Labo kasi mata ko. Stop it. Get some help. Siguro nakasulat dyan yung history ni Antonio Luna kung anong nangyari sa kanya dito sa Kabanatuan. That's it? So ayan yung mga babae mga karespeto. Ano kaya ibig sabihin nito? Will you please repeat it? Babae ba o lalaki? Sana hinighlight man lang nila itong mga one. Letters na to para nababasa. So, hindi ko mabasa talaga. Hindi totoo yan. So ayan mga karespeto, si Antonio Luna. Okay. So pakita ko lang sa inyo yung maraming puno ng akasya dito. Mga karespeto, ang ganda niya oh. Hindi totoo yan. Oh, ang ganda nung daan niya. Tapos may mga bench dito. So, ang laki, sobrang ganda talaga dito ngayon sa Freedom Park. Maaliwalas, malamig, tapos malinis kumpara sa dati. Samahan nyo lang akong libutin ang buong Freedom Park, mga karespeto.
So ayan mga respeto, nandito tayo sa theater nila. Dito nagaganap yung mga iba't ibang mga gathering dito sa Kabanatuan. Okay. So tingnan lang natin mga respeto. May mga bench dito sa kaliwat kanan mga respeto. Nice. Mamaya mga respeto, pakikita ko din sa inyo yung okay. Old provincial capital ng Nueva Ecija dati. Bago ilipat ito sa Palayan City. Notice me, senpai. So ito mga respeto yung arc niya. So dito sa kaliwa at kanan, meron siyang parang garden. Tapos nakita niyo naman yung malalaking mga acacia tree. So dadaan tayo dito sa arc at dito sa gawing kanan natin, nandito oh, yung on, man. Old Provincial Capital. Yeah, boy. So ayan mga respeto, i-zoom natin. Ta-da! Tapos lapitan nga natin 'to mga respeto para makita niyo din ng medyo malapit. Naitayo nga pala itong building na to noong American colonial period. At dinisign ito ni William Parsons. Siya rin yung nagdesign ng The Mansion House sa Baguio City. Lapitin na natin mga karespeto. Ang ganda ng sikat ng araw ngayon mga karespeto. Kahit tirik yung araw niya, hindi ganun kainit. Mahangin pa rin dito sa Freedom Park dahil marami siyang mga puno. So nakalagay pa rin dito mga respeto ay bahay pamahalaan ng Nueva Ecija. Ginagamit na siya ngayon ng Kabanatuan City. Hindi totoo yan. Ikot lang tayo dito mga respeto. May nakita ako dito ang bantayog. Alam ko dito mga respeto, ito yung mga alaala ng mga veterano ng Nueva Ecija. Isang garan na barel, tapos may nakalagay na helmet. Itong garan na to, napakabigyan nito, mga respeto. Kasi nung college kami, nakagamit na ako nito. Nagbabaklas pa nga kami nito eh. Sobrang bigat kapag pinalo ka nito. Sigurado magiging kulay violet yung katawan nito. Natatandaan ko pa nung college, mga respeto, sumali kami sa UST na competition ng mga inter-school na ROTC. So ang gamit namin sa eskwelahan namin ay garan. Pagdating sa UST, ang ginagamit sa amin, Armalite. So nakakapanibago pala mag-aan yung Armalite kumpara dito sa garan. So natalo kami mga respeto nun. Kasi namali yung ano namin, nagtuturo sa amin. Mas ka na nga rito. Sayang din. Tagal din namin nag-practice. Halos yung balat namin, tungkab-tungkab na sa init. Katangalian, nagpa-practice kami. So, nandito tayo sa may tatlo ditong ano, half body ng mga ulo. Sino kaya ito? Ano pang ginagawa nyo rito? Sig... Sige na, alis ka. Gat ba to? F. Baltasar? Sino ba to? Ano pang ginagawa nyo rito? Sa gumbursa ba yan? Sige na, alis ka. Ito naman sa kabila ay si Quezon. Ah, Manuel Quezon. Ba't kaya sila nandito? Tapos magkakasama pa sila. Sino naman tong isa na to? Si Dr. Jose Rizal. Bakit kaya sila dito magkakasama? Magaling pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Tapos kulay gold pa sila oh. Kasi nung araw, nung ang mga monument dito halos kulay puti yata. Kundi ako nagkakamali ang kulay nila. So tara mga respeto, pabalik naman tayo. Tingnan natin yung kabilang side ng